ang kalugtong at pagkapatuloy ng ating kasaysayan ng San Narciso. Mga leader na pinuno sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, 1,741 hanggang 1,745. Ito ang mga sumusunod: Eugracias Argosino, 1941 hanggang 1942, Samuel Aliaray, 1942 hanggang 1943, Mauricio Ramos, 1943, Miguel Fontanilla, 1944 hanggang 1945, at ang mga naging mayor or OIC noong mga panahon yon ay sina Castro Wadilla at El Deponso Aurin. Walang mga datos na nakatala kung kailan nanungkulan bilang mga OIC. Yan ang ating alamin sa mga susunod. Mga mayor: Godofredo M. Tan, 1955 hanggang 1959. Noong halalan ng 1955, Mayor Godofredo M. Tan ang isang batang-batang abogado ang nahalal bilang mayor at muling nahalal noong 1959. Ang mga mahalagang pangyayari na ganap at nagawa sa kanyang termino ay ang paghiwalay ng San Andres sa San Narciso at ang pagpapalawak ng Medinilla Memorial Court na dati ay kilala sa tawag na Mabilog Court. Sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan, ilang mga proyekto ang ginawa tulad ng pagkasagawa ng mga daan patungong Sabit, pagkasaayos sa mga kalsada sa pamayanan, mga pantalan, pagpapaganda ng Mabilog Court, pamahalaang bayan, pagpapagawa ng mga parapet, mga paaralan sa mga baryo, at pagpapakabit ng mga artisan wheels o mga patubig at marami pang iba. Sumunod na naging mayor ng munisipalidad, Domingo Reyes, 1963 hanggang 1967. Sa lokal na halalan noong 1963, isa namang prominente at negosyanteng Ginoo ang nahalal sa katauhan ni Mayor Domingo Reyes, ang ama ng dating bukal at Mayor Victor Reyes. Pinanatili niya kaayusan, pangkapayapaan at disiplina, lalo na sa hanay ng mga kapulisan. Sa panahon ng kanyang termino, si Pangulong Diosdado Macapagal ay bumisita at nakarating dito sa San Narciso. Sa kabila ng kanyang magandang pagtupad sa panungkulan, hindi na siya naghangad pa tumakbo sa sumunod na halalan. Siya din ang natanging naging mayor na nahalal at nanungkulan sa dalawang bayan sa Quezon, ang San Narciso at Buena Vista, Quezon. Kaya naman, hindi nakakagulat na naging dalawa pang mayor ng dalawang munisipalidad na ito ay parehong anak ng Yumaong Domingo Reyes na sina Mayor Victor Reyes at Mayor Ramon Reyes. Sumunod ay si Mayor Aguinaldo C. Fontanilla, 1967 hanggang 1970. Dahil sa hindi pagtakbo ni Mayor Domingo Reyes para sa ikalawang termino, ang Partido Directorate ay pumili ng isa pang magiting na magdadala ng partido sa katauhan ni Aguinaldo C. Fontanilla noong lokal na halalan 1,767. Siya ay nanalo at sa kanyang pag-upo bilang mayor noong 1,768, kaagad niyang pinagana ang makinarya ng kanyang panunungkulan. Pinaunlad niya at pinataas ang kalidad ng mga tauhan na kanyang nasasakupan sa pamagitan ng pagbibigay dagdag at taas ng pasahod, na ito ay dahil sa pagpataw ng dagdag na buwis mula sa sinisingil na koleksyon sa mga sinisingil na bayad sa mga lisensya. Mula sa 6th class income na munisipalidad, ang bayan natin ay naging 4th class sa kita na munisipalidad noong 1,770.
ang pamahalaang bayan ay napinturahan ng bago at nagkaroon ng simentadong bakod at pader sa buong paligid nito. Itinayo din ang parke sa looban ng munisipyo na isa sa mga kinagigilawang pasyalan at tambayan, lalo na ng mga kabataan. Naipatayo din ang Marcos Prefab na mga gusaling pang-eskwelahan, kasama na ang pambansang mataas na paaralan ng Abuyon. At ang pinakamahalaga, ang pambansang daan o kalsada patungong Mulanay ay naisagawa. Sumunod na Mayor, Soyla Susing Medinilla Tan, 1971. Noong 1971, isang bagong mukha na naman sa larangan ng politika ang pumaimbulog sa kasaysayan ng ating bayan, kung saan ay isang babae naman ang nanalo sa halalan sa katauhan ni Mayor Soyla Susing Imtan. Ang may bahay ng noon ay congressman na si Godofredo Imtan ng ikalawang distrito ng Quezon. Sa hindi maganda at nakalulungkot na pangyayari, ang kanyang termino ang may pinakamaiksing panungkulan, kung saan ay naupo lamang siya ng 4 na buwan at 5 araw lamang dahil sa kanyang pagkakasakit at tuluyang pagpanaw noong 6 ng Mayo, 1970. Na halos ay ikinadungkot at iniyakan ng mga taong bayan na nagmamahal sa kanya. Dahil sa mga ganyang pagkawala, hindi na siya naigawa na o naisakatuparan ang kanyang mga plano at misyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngunit mahirap siya makalimutan ang lahat ng mamamayan ng San Narciso bilang kauna-unahang mayor na babae dito sa ating bayan. Pagkatapos noon, muli, Aguinaldo C. Fontanilla, 1971. Pagkamatay ni Mayor Soyla Imtan, ang noon ay ikalawang punong bayan na si Aguinaldo C. Fontanilla, na noon ay nanungkod na din bilang mayor, ang muling umupo bilang mayor uli. Ngunit ang kanyang ginawa buhat noong 1968 hanggang 1971 ay nawala ng saisay dahil sa mga bagong programa ng pamahalaan sa ilalim ng bagong lipunan. At ito ang naging dahilan ng kanyang pagperma ng leave of absence noong 2 ng Hulyo, 1977. Isang magiting at batang-batang negosyante ang iniluklok ayon sa otos ng Pangulo ng Bansa sa katauhan ni Mayor Juanito K. Uy.